Sa gitna na ng mahigit 519,000 na ang kaso ng COVID-19 sa bansa, nakakabahala na raw ang paglobo ng kaso sa lalawigan ng Cebu ayon sa OCTA Research. Pero ayon sa mayor ng Cebu City, hindi pa nila kailangan ng mas mahigpit na quarantine. Saksi si Salima Refran. Tangki na ang rumoronda laban sa curfew violators sa Cebu City noong isang linggo. Pandagdag puwersa para matiyak na nasusunod ang health protocol. Lalo't ayon sa OCTA Research, dapat ikabahala ang pataas na trend sa mga bagong kaso sa Cebu Province kasama ang Cebu City. Sa nakaraang 7 araw, 147 ang average number of new cases per day sa Cebu, kumpara sa 11 new cases per day na average noong December 17 to 23. Mas mataas din ang reproduction number o bilis ng hawahan sa Cebu kumpara sa reproduction number sa buong Pilipinas. Kung hindi raw magbabago ang trend, baka sa loob ng 2 linggo, bumalik ang Cebu sa 400 new cases kada araw. Noong Hunyo nang isailalim sa ECQ ang Cebu City dahil sa paglobo ng mga kaso matapos ang kalahating buwang GCQ. July 16, niluwagan at ginawang MECQ ang lungsod. Bumaba rin ang kaso hanggang sa naging GCQ at MGCQ. Ang inaalala ng OCTA Research, kapag nagtuloy-tuloy ang trend ng mga bagong kaso, mabigatan ang healthcare system. Pero ayon sa Cebu City Emergency Operations Center, nasa safe level pa ang occupancy rate ng kanilang healthcare facilities. Maluwag pa raw ang private hospitals at isolation centers nila at mahigit 100 recoveries pa ang i-validate. Pinalakas na rin ang pagpapatupad ng health protocol. I don't see any compelling reason why we should go back to GCQ. After all, our MGCQ is controlled. We still have the Q passes. We still prevent the crowding of, let's say, big parties, and we are observing protocols. Sufficient safeguards have been installed. Pagbibigyan ba ang hiling ng Cebu City Police na habaan ang oras ng curfew? So I will first have to consult with the business sector. Kahapon, isa ang Cebu City sa mga lugar na nanguna sa dami ng bagong kaso ayon sa DOH Nationwide Case Bulletin. Pero iba ang datos kumpara sa nakalagay sa bulletin ng DOH Region 7. Kanigong CDRS, no? This is COVID-19 Data Repository System. Kaning, when you talk about Cebu City, dili din na nila shall we say validate. Unlike sa RESO, kaning Regional Epidemiological Service Unit, we have enough time to verify it. Isa rin sa nanguna sa new cases ang Baguio City, base pa rin sa nationwide bulletin ng DOH kahapon. Pero sabi ng DOH Cordillera, wala silang ganong datos. Gate ng Baguio City Health Office, 18 lang ang bagong kaso. Nakipag-ugnayan na sila sa DOH Central Office tungkol dito. Sinisigap pa namin makuha ang panig ng DOH Central Office. Sa gitna ito ng investigasyon sa party ng eventologist sa Team Yap sa Baguio nitong linggo, na dinaluhan ng ilang personalidad, kabilang si Mayor Benjamin Magalong at kanyang misis. Nanindigan si Magalong, pwede ang ganong event dahil MGCQ sa Baguio. 30 lang ang imbitado sa venue na pang-200 tao. Okay na sana, pero sa pagtakbo raw ng event, may ilang paglabag siyang nakita. We gave them 3 notices of violation. One is the violation of the City Ordinance 45, ito yung not wearing of mask. Patapos City Ordinance 46, na may physical distancing. And then yung DTI dole with regards to the workplace prevention and control of COVID-19. Tugoy na raw kung sino ang mga personalidad na may paglabag. 1,000 pesos ang multa para sa walang face mask. 1,000 pesos ulit para sa mga lumabag sa physical distancing. At gaya ng sinabi niya kahapon, pagmumultahin din ni Magalong ang misis niyang nakuhanan ng litrato ng walang mask. Pero si Magalong na contact tracing SAR pa man din, iimbestigahan ba? Wala pang tugon ang DILG at ang National Task Force on COVID-19. Pero ayon sa Malacanang, hindi po IATF nagpapataon ng parusa. Mga lokal na pamahalaan po yan sa pamamagitan po ng mga ordinansa. Hayaan na lang daw umusad ang proseso. Mere attendance is not actionable. Siya ba'y nag-observe ng social distancing? Siya ba'y nakamask?
So kung ganun naman, eh wala siyang liability. But he has said that there were lapses. No? And ang sabi nga niya, tao lang po. Tao lang po, sabi ni Magalong kahapon. Sa nangyaring Baguio event, may mga pagpunang iba ang pagpapatupad ng batas sa mahihirap at mayayaman o nasa kapangyarihan. Gate ng palasyo. Sa pagpapatupad ng protocols, wala po tayong kinikilala. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, kung anumang kasarinlan. Kinakailangan po yan ipatupad. Pero si dating NCRPO Chief De Bolsinas na nabatikos dahil hinayaan lang ang pamanyanita para sa kanya na promote pang PNP Chief kahit may hinarap na mga reklamong administratibo at kriminal. ECQ noon, kaya bawal ang mass gathering. Ngayon, mahalaga pa rin ipatupad ng maigi ang health protocol, lalo't may banta pa ng mga bagong variant. Ang Pasig City sa Iloilo isinailalim sa pinakamahigpit na ECQ. Almost 80% doon sa kabarangaya natin ya nagkarasaturate sa COVID. Plano ng Iloilo LGU na magpadala ng mga specimen sa Philippine Genome Center para matukoy kung napasok na ng mga bagong variant ang Pasig City. Ako si Sanima Refra ng inyong Saksi